kapag binigay ni Masayuki ito yan at natalo niya itong si Kevin Gonzalez na rank number 3 or maybe itong si Kameda na rank number 1 kasi mayroong mandatory. Sure yan. To my party, we're just getting started. A like, a subscribe. Uy, ano yan, boss? Anong klaseng training yan? Pampalakas ba yan? Ang tawag dito? Ito yung tinatawag ko na isang bagsakan. Kasi bilang nagtitraining sa MMA at konti ng boxing, iba kasi yung paniniwala ko. Oo, boss, iba yung paniniwala ko kasi para sa akin, gusto mong ma-develop o ma-master ang isang bagay katulad ng uppercut, kailangan mo siyang i-train yung uppercut, yung isang bagay ng medyo mahabang panahon. Kahit hindi lang sobrang haba, pwede mga isang araw or one week bago ka mag-jump sa iba na namang style o ibang training. Iba kasi yung sa pro boxing, iba yung training nila. Kasi di ba, iba yung sinasabi ng mga coaches sa kanila. So, I respect all of them, lalo na yung mga professional boxer. Di ba basta yung training nila. Pero para sa akin lang, iba din yung training ko. Sincha na guys, medyo maingay yung background namin, mga aso namin. Kasi nagtitraining ako ng kunting MMA at saka kunting boxing din. So iba yung training ko, ito yung style ko ng training ko. Sa isang linggo, iba-iba. Pero everyday, isa-isa. Gets mo? Katulad dito. Ngayon, ngayong araw na to, tinitraining ko yung uppercut. Kasi kapag matagal mo na siyang mat-train yung style na yun, yung uppercut, pag sa labanan na, sa sample, sa ring, actual fight sa ring, parang ganun, siya na mismo, o kusa na siyang gagalaw ng uppercut. Parang may sarili siyang buhay ba? Kasi na-master mo na, na-develop mo na sa utak mo, nag-connect na yung isip mo at saka yung physical na training mo sa isip mo, yung mental mo, parang ganun ba? Connecta na ba? So, sa actual fighting, like sa ring, may sparring, medyo may sarili na siyang galaw, sarili na siyang utak na gumalaw, parang ganun. Kasi na-master mo na yung art sa isang bagay. So, kung i-master mo sa isang araw yung uppercut, tsaka bukas naman, yung hook, diba ito yung hook ni Manny Pacquiao, which is tama, ito yung sinabi ni Manny Pacquiao na training na example kay Naoya the Monster Inoue, remember? Kung nakita niyo yung video dati na yung hook kasi ni Naoya Inoue pag ganito, pag ganyan, pa straight yung hook na tinuro ni Pacquiao na mas effective sa laban, totoo naman is talagang parang pa-elba, from point A to point paliko ba, pero diretso siya. Kasi mas feeling ko yan yung style o galaw talaga ni Manny Pacquiao. Kasi mas effective talaga yun kasi sa lakas ng impact ba ng pagtama mo ng suntok sa hook. Kung straight lang, medyo 50% lang yung lakas ng impact. Pero kapag yung training na, yung technique na sinabi ni Manny Pacquiao na hook, the right hook, eh pa ganun, parang pa-elba, mas malakas yung impact. Dito, mas malakas yung impact. And sa palagay ko yun ha, kasi yan yung training ni Pacquiao and feeling ko totoo yan na mas malakas talaga yung impact kung ganun yung klaseng hook. So balik tayo guys no sa sinabi mo mga boss and bossing, bakit tinitraining ko isa lang,
ito sa ngayon, ito yung training ko ngayon. Ngayong araw na to, yung uppercut. At itong uppercut din, hindi rin to kalimutan ko rin. Hindi lang to normal uppercut na pagano no. Yung itong uppercut ito para din yung style ng hook na pa-L ba. Pagano ba? Pagano. Puro bilis, mabilis siya. Parang paliko ba? Parang payo ba? Pa-L, payo, parang ganun. Diba? Yan yung hook na tinuro ni Pacquiao. So, sa, pero ngayon, sa training, sa ginagawa ko ngayon, is uppercut na muna. Focus naman, hook, or maybe jab. Jab yung paiba-iba. Kasi para ma-master mo yung galaw, mga galawan mo, lalo na sa actual fight. May sariling buhay na yung kamay mo ba? Yung bilis. Ah, okay boss. Anong kaibahan boss ng sports at street fighting? At ano yung mas magandang martial arts? Sa sinabi mo, ipaghiwalay muna natin yung sinabi mo. Sabi mo, anong kaibahan ng sports sa street fighting? Sa street fighting, siyempre, from the word street, street, di ba? Kuan siya, wala siyang rules. Walang rules kasi actual fight siya na walang rules. So ang sports disiplina may rules, and syempre lalo na pag pro, delikado ang pro na mga fighter like boxer and MMA fighter. Ako nirerespeto ko lahat, lalo na yung mga magagaling na pro. Pacquiao, Casimiro sa UFC, Anderson Silva, sino pa ba, Alex Pereira, Yoel Romero, Kamaru Usman, and of Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, and marami pang iba. Hindi ko siya ikukumpara kasi iba yung sport. Kasi yung sport, meron talagang rules. And then, hard training din yun. Ang kaibahan lang, merong rules. And nire-respeto natin yan, lalo na lahat ng mga atlet. Atleta. Lahat ng mga atlet nire-respeto natin. Ako nire-respeto sila lahat. And idol ko pa lahat sila. Lalo na yung mga boxing hero natin na si Pacquiao, Donaire, Casimiro, iba. Dahil sinabi mo yan, ang kaibahan kasi ng tao dito, street fighting, walang rules siya. And sa para sa akin ha, sa lahat ng sports o sa MMA, magpalagay natin MMA, I think iba-iba tayo ng opinion, no? May maraming nagsasabi maganda daw yung tao dito Muay Thai, maraming nagsasabi maganda rin yung Brazilian Jiu-Jitsu. Pero for me, I think yung knowledge, yung philosophy ni Bruce Lee, I think tumatak talaga sa lahat ng mga martial artists. And alam nyo ba, siya yung tinatawag na father of MMA, father of mixed martial arts, si Bruce Lee. So, yun nga, nag-training din tayo ng konti ng, hindi ko sinabing I'm a pro ha, nag-training lang ako ng konti ng Jeet Kune Do. Yung Jeet Kune Do is, ang ibig sabihin niyan, the way of intercepting fist. So yun, yun, dahil sinabi mo yung sports, iba yung sports, diba, may rules. Ang actual fight or street fighting, walang rules. So, lalo na yung, para sa akin, I think, iba, sabi ko nga, iba-iba tayo, no disrespect, disclaimer lang sa mga iba-ibang mixed martial arts na mga tao dito. Like, Jiu-Jitsu, Aikido, Taekwondo, and Judo, Karate. I respect all of them. And halos lahat, pagkapareho lang naman, jab, hook, uppercut, tsaka kick sa paa. Pero ang, para sa akin lang, opinion ko dahil tinanong mo yan eh. I think, ang pinaka number one sa akin na is yung Jeet Kune Do talaga, kasi from the word Jeet Kune Do, the way of intercepting fist, and sa street fighting paunahan yan eh, paunahan yan sa street fighting.
antara ito, sinagot ko lang yung tanong mo o yung question mo para sa akin. Jeet Kune Do yung para sa akin na number one sa street fighting. Kasi yung Jeet Kune Do, no rules ha, no rules. Marami kasing spot yung Jeet Kune Do na pinpoint na delikado. Eh siyempre delikado yung iba, lalo na yung judo, judo karate, muay thai, lalo na yung muay thai. Guys, training din tayo ng konti ng muay thai, no? Parang pag-anon ba? May idol ko rin si Tony Jaa, di ba? Tony Jaa. Hindi, real talk yan. Idol ko si Tony Jaa, guys, ng Hungbak. Real martial artist yan si Tony Jaa. But pero number one for me, Bruce Lee talaga. The father of MMA, mixed martial arts. So para sa akin, number one na para sa akin is talaga yung mas effective sa MMA is yung Jeet Kune Do. Jeet Kune Do. Real talk lang to mga boxing bossing ha. Tapusin yung video nito kasi meron pa akong sasabihin no, tungkol kay sa boxing kay Casimiro versus Kameda. So sa Jeet Kune Do kasi, the way of intercepting is intercepting fist. Kailangan unahan yan, unahan ba? Sa actual fight or sa ring, sample. Wag dapat hindi ka nauunahan. Unahan mo siya bago siya makauna sa iyo. Parang ganoon sa Jeet Kune Do. Ganoon talaga. Ganoon talaga yung Jeet Kune Do. And maraming technique sa Jeet Kune Do din na bawal sabihin sa YouTube no. Na medyo delikado. Like sa anong tawag dito, yung sa mata. Sa mata ba? Street fighting yan ha. And then sa dito lalamunan. Sa lalamunan. Or maybe pag ganun din sa lalamunan. Sa mata pa. Lalamunan pa. Pwede rin dito yung knuckle mo. Knuckles sa lalamunan. And siyempre yung basketball, yung eggs. Yan yung sa delikadong spot ng Jeet Kune Do. At siyempre yung pangalawa sa akin, Muay Thai din. Yung effective. Pero iba-iba, sabi ko, iba-iba tayo. May sabi ba na Aikido, di ba? Palibali yung gano'n. Aikido, pa, 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 pa. Aikido. Meron iba, judo karate. Di ba? Boom! Meron din iba, anong tawag dito? Taekwondo, di ba? Taekwondo. Di nag-training daw kukunti ng Taekwondo dati. Isa kasama yung kaibigan ko, si Taekwondo yun eh. Meron silang fundamentals eh. So yun, Muay Thai. Yung pangalawa para sa akin. Ganun kasi yung Muay Thai. Ganun lumaban yung mga Muay Thai fighter sa Thailand. Ganun. Real talk lang mga boxing bossing. Sa sports, number one sa akin yung boxing. Boxing talaga yung number one sa akin. Yun mga boxing bossing, dahil tinapos mo to no. Nga pala mga boxing bossing, bago ko ikwento sa inyo yung chat. Sinabi ko no, hindi chat, unahin ko muna yung chat bago sabihin ko sa inyo yung kasi may resources kami dano. Sige, tanong mo sa akin. Haha. Sa palagay mo boss, kaya ba ni Casimiro yun si Kameda? At may chance ba niyang makaharap yan at matalo? Oh, di ba sabi mo kanina, itatanong mo si Kameda. Yun. Si Kameda, based sa kanyang record, lamang siya kay Casimiro sa Super Bantamweight. And, nalabanan niya itong si Ray Vargas na tumalo kay Magsayo, na tinalo din itong si Kameda. And, matangkad ito si Kameda mga boxing-bossing, guys. Kung Casimiro Kameda, siyempre 50-50 yan, pero Casimiro pa rin ako. Ang maganda kasi dito, kapag tinalo daw ni Casimiro itong si Filipos Intumbua ng impressive na pagkatalo, I'm really sure na ibibigay ito ni ng kanyang promoter na Japanese na si Masayuki Ito. Base nga sa kanilang, di ba? Nakita sila kahapon ba yun? Nakarang araw.
nag-shake hands sila sa ring sa kung hindi ako nagkakamali, blue by blue yung event yun. Comment down below kung anong event yun, parang blue by blue yun. So yun, kung mangyari man yun, Kameda, or kahit Kevin Gonzalez rank number 2 sa rank number 3 sa WBA, based sa record ni Kameda, lamang siya sa record, pero kung sa skills and power, pautakan lumaban, I think Casimiro lamang. So 50-50 yan, and I know kaya ni Casimiro mapunta sa rank, sabi ko nga rank, kasi not rated pa yung number 1 sa WBA, at hindi nga pala nakarang itong si Casimiro sa WBA, no? Nakarang siya sa WBO, IBF, and WBC, pero sa WBA, wala pa si Casimiro. So kapag binigay ni Masayuki ito yan, at natalo niya itong si Kevin Gonzalez na rank number 3, or maybe itong si Kameda, rank number 1 si Casimiro, mandatory, sure yan. So ito na nga, ipapakita ko sa inyo ito, chat. Merong premieres Jason Casimiro, no, kanina, and then about sa training ni Casimiro, and then nag-comment ako, sabi ko, champ, I think pagkatapos mong matalo yan si Filipos Intumbua, eh feeling ko ibibigay ng promoter, ng Japanese promoter sa'yo, sa yung WBA na rank number 2 na si Kameda, or maybe si Kevin Gonzalez, at I'm sure mararank ka number 1. So good luck, sabi ko, nandiyan, no, ito yung chat ko, no, yung comment ko sa kanilang premiere, sa kanilang channel. And nag-reply si Jason, Iljun, matik yan. So confident talaga sila na kayang-kaya ni Champ Casimiro. Good luck kay Champ Casimiro. Yun lang, mga boxing bossing, no? And yun lang yung nasagot ko na yung tanong. Okay na ba? Okay na, boss. Malike naman, guys. Subscribe and click that notification bell para always yung updated sa ating mga video. Kwituhan. Diba?